Catch us live tomorrow morning po, Saturday morning in the US and Saturday night in the Philippines. I'll see you guys. I hope to see you guys tomorrow. What time? I don't know. 7. 7 o'clock. Yeah. 7 a.m. in the morning, 7 p.m. I'll tell her to brush her Philippines. Teeth too. Stop. 'Happy wife, happy life. Hi guys, today samahan niyo ako pumunta sa dentist. Ayan, I hate going to the dentist. Siguro naman lahat tayo, 'di ba? Kasi nga as you can see guys, siguro sa mga laging nanonood sa old channel namin na meron akong 2 missing teeth right here, and ngayon ay kanilang susukatan para ako'y lagyan ng bridge. So, hindi siya yung pustiso lang siya. Yun na yung itatanim na nila. And so, it is very expensive. Kaya guys, kung kayo ay may balak pumunta dito sa Amerika, and may mga sira ang ngipin niyo, diyan na kayo magpaayos sa Pinas kasi sobrang mahal dito sa Amerika. Dito na ako sa parking lot ng clinic. And medyo maaga pa naman, mayroon pa akong mga 15 minutes. Dito lang ako nagpark sa pinakadulo kasi para wala akong mabangga. I'm not really good on parking. So yun nga, sabi ko kanina, yung dalawang ngipin ko dito, sa Pinas siya binunot kasi laging sumasakit, tas na sira na siya. Tas, 'di ba sa Pinas kapag sumasakit, your only option is bunot lang talaga. Unlike dito, kapag pwede pang masave yung ngipin mo, tapos meron ka namang pambayad, talagang isisave nila, katulad nung iba kong ngipin. Nung bago pa lang ako dito sa Amerika, ay buwan-buwan ako nandito sa dentist. Kasi ang dami palang sira ng ngipin ko. Kasi nagpapa-cleaning naman ako dun sa Pinas, kaya lang dun sa mga gilid-gilid lang, kasi yun lang yung afford ko nung nag-work ako sa Laguna. So, agdating dito, yung pala ang daming sira ng ngipin ko. So, yung gustong ipaayos ni Kalbo. Siya talaga yung laging nagpo-push sa akin. Kasi ayoko nga pumunta. Lagi kami nag-aaway. Minsan, nag-ano pa ako sa sakit-sakitan para hindi makapunta sa dentist. Pero, yun, napilit pa rin niya ako. At least ngayon, okay na lahat. Ang problema ko na lang yun dito. Kasi nga, inahihirapan ako mag-chew, mag-nguya, kasi dito lang ako lagi nag-nguya gawa ng dalawa kong missing teeth dito. So, yun. Ayoko nga magpalagay ng bridge kasi pwede namang yung, ano lang, yung denters lang. Kung ano, normal lang na pustiso, mura lang siya. Eh kaso, sabi nga nila, mas maganda daw pag bridge, hindi daw halatang pustiso. So, parang, ano, normal mo na lang ng ngipin, natural ng ngipin. So, yun, ang mahal-mahal kasi, sabi ni Kalbo, okay lang daw. Walang pakialam si Kalbo, basta daw malagyan ako ng bridge. So yun, nalaman namin na ang bayad sa pagpapabridge ng dalawa kong ngipin ay $5,000. Yes, $5,000. And pag i-convert mo siya sa pesos ay 250,000 pesos. Yan, pwede nang, sabi ko nga, pwede nang pambiling bahay, lupa't bahay sa probinsya na doon sa amin sa probinsya sa summer, 'di ba, mga mura lang yung mga lupa't bahay doon. Say, like, oh my god, ayoko magbayad ng ganun kalaki. Sabi naman ni Kalbo, okay lang daw. Tapos ano, may insurance din kasi kami. Ako, may insurance ako sa work, tapos siya meron din siyang insurance sa work, and covered niya ako sa insurance niya. Kaso yung babayaran lang ng insurance namin ay 1,000 each. So 1,000 sa insurance niya, 1,000 sa insurance ko. So we still have to pay $3,000. Nasa 150,000 pesos pa rin yung babayaran namin. Dalawang ngipin lang yun. So guys, papasok na ako. Hindi ko alam kung makakapag-vlog ako sa loob. Kasi nahihiya ako pag ako lang mag-isa. Pag kasama ko sa Kalbo, malakas yung loob ko mag-vlog. Ayun, papasok na ako sa loob. Ayun yung itsura ng dentist clinic. Ang dami ng tao dito. So
guys, tapos na, ang sakit ng ngipin ko. Ang sakit nila maglinis, ano, talagang kinukudkod. Tapos, yung naglilinis sa akin, enjoy na enjoy sa pagkukudkod ng ngipin ko, tsaka ng gum ko. Parang gusto kong suntukin yung mukha kasi, ang sakit, talagang naiiyak na ako sa sakit. So, yun, ito yung aking resibo. Itong babayaran namin. 3,336 dollars. Mataginting na 150,000 pesos. Sagot si Kalbo. Tapos yun, binigyan nila akong bagong toothbrush. Ganyan, pag nagpapalinis ka, meron kang, binibigyan ka nila ng ganito. Toothbrush, toothpaste, tapos yung aking next schedule for cleaning, which is December, kasi every 6 months yung cleaning. Tapos floss, yun, dapat araw-araw ka magpo-floss. So yun guys, ako'y antok na, hindi ako makatulog habang nililinisan ang ngipin ko kasi ang sakit. So yun, ako'y uuwi na and matutulog. I'll see you guys later. Hi guys, today we're going to Walmart. Calvo doesn't wanna wear his dress. No. But to those people who haven't watched our vlog, the $2 outfit challenge, I think that was the funniest vlog we ever made. So I hope you guys will watch it. And I was so tickled with the dress. Can't trust you. So we're going to Walmart to get what is it, hun? I don't know. The envelope. Oh, envelope, yeah. A padded envelope. Yeah, padded envelope. Because before my account was deleted, it was simply Yosh who won my last giveaway with my old account. So, guys, girls, guys. Sis, ngayon ko palang siya ipapadala. Pasensya na, I'm sorry it's late. Because we just got very busy with the graduation and everything. Plus, my account was deleted. So, my mind was kind of like, wala sa sarili. So, now we're going to Walmart to get an envelope. And we're gonna send it first thing in the morning. Tomorrow. 9:00. Yeah, kasi today, the post office is already closed. Yeah, it's almost it's already 6:00 in the afternoon. Maliwanag lang siya. But and yeah, we get a thank you card from Dollar Tree. Yeah, we always send a thank you card with a package. So yun, sa lahat ng mga nanalo, lagi akong bumibili ng thank you card. Sinasama ko dun sa package. So you guys, we're here in Walmart now. Yeah, we'll see you in Walmart. Si Kalbo, nag-order na ng aming pagkain. We're just gonna get Wendy's kasi mga tamad magluto. So ayun, bumili kami ng padded envelope. Ito, marami na. Kasi lagi akong nagpapa-giveaway. So guys, abangan nyo pa yung mga susunod. So ito na yung, how many? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Para hindi na ako bumalik-balik sa Walmart. So ito yung, si Calvo sabi niya kasi late na daw namin na ipadala. Actually, 1 week late lang naman kasi nung last week siya, si Simply Yosh, last week siya nanalo. So, 1 week late na. Dapat last week namin pinadala. So, ngayon, sabi ni Calvo, we should send her candy also, chocolate. Kasi nga, late na. So, yeah, we bought some. Marami pa sana, kaya lang syempre mabigat sa package, 'di ba? Kapag tinitimbang kasi nila, so mas mabigat, mas mahal yung babayad mo. So I'll just grab 2 and I think this is a new Oreo chocolate. So I want you to try this, sis. Hindi ko alam kung meron na nito sa Pinas, so but still I hope you will like this. So sana hindi siya matunaw, 'di ba? And then this one, alam ko to is branded imported chocolate sa Pilipinas, pero dito sa Amerika parang wala lang siya. Sabi ni Calvo, ayaw niya nito. Sabi niya, hindi daw to sikat na chocolate. Sabi ko, sa Pilipinas sikat kaya to. So yun lang,
Hi guys, ito na yung aming Wendy's. Frosty lang pala, hindi yung pagkain namin nandito sa baba. So, I'm gonna end my vlog for today. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe po. And let's hit the $500 so we can give away the two. $500? Hey! 500 subscribers! No, I'm getting in on that. So, we can give away the $200 sa aming maswerteng subscribers. So, guys, I'll see you guys tomorrow. Bye!